Hanggang pasilip-silip na lang si Lydia sa lahog sa kanyang dating bahay sa loob ng Camp Claudio sa Tambo, Paranaque. Mula kasi nang paalisin sila ng pamunuan sa kampo, nag-iba ang buhay ng asawa ng dating enlisted personnel. Kwento ni Aling Lydia, sa pilitian silang pinaalis matapos umabot sa mandatory retirement ang kanyang asawa. Ang mga sundalo nakipaglaban sa gera noon, maso at demolition naman ang kalaban ngayon. Kasi matagal sa serbisyo ang asawa ko. Nag-serve siya sa military ng ilang taon. Pagkatapos gaganituhin lang siya, yung aming pamilya, kasama na po yung pamilya ng mga kasamaan ko. Parang aping-api po talaga kami. Tanggap naman ni Aling Lydia ang patakaran ng AFP tungkol sa housing facility nito. Ang problema lang daw, nasa korte pa ito, inilabas na ng mga sundalo ang 6x6 at demolition team. Nagkabaon-baon kami sa utang, kaya napilitan kaming lumabas ng kampo. Pero nandoon pa rin ang paniniwala ko na hindi natutulog ang Diyos para hindi kami pagbigyan at hindi kami paniwalaan. Hindi lang si Aling Lydia ang nawalan ng bahay. Si dating Navy Ensign Vicente Galido, mahigit 30 taon sa Navy. Ngayon, homeless na rin. Miha, niho, wala raw. At sa kabila ng utos ni Ate Glo na walang magpapaalis sa 169 na pamilya na nakatira sa Camp Claudio, itong papel na ito, ito yung notice to vacate. Na ibinigay, na idinikit lang doon sa gate namin. Idinikit lang po? Oho. Nakita na lang to ng miss ko nung umuwi siya. Si Vicente ang isa sa mga tumatayong leader ng mga nakatira sa Camp Claudio, dating opisyal. At gaya ng mga kapitbahay niya ngayon, ramdam na ramdam ang init ng panahon at lakas ng ulan. Dahil wala na silang gubong at nasisilungan. Isipin mo na lang yon na commander-in-chief yan. Tapos ayaw paniwalaan ng mga sundalo niya, o Navy. Ano na lang mangyayari sa atin yan? Marami dito sa Camp Claudio ay dito na tumanda habang nasa serbisyo. Nakahanda naman daw silang umalis pero sana lang daw ay maayos ang proseso. Kung tutuusin, hindi na bago ang sitwasyon ni Aling Lydia at ni Mang Vicente. Taon-taon ay familiar na ang mga eksenang ito. Mga dating sundalo na pinapalaya sa iba't ibang kampo ng AFP matapos umabot sa edad na 56 na taon. May mga general pa nga. Kwento ni Vicente, plano raw talagang gibain ang lahat ng mga bahay sa Camp Claudio, kapalit ng pagtatayo ng mga condominium type ng mga bahay dito. Pero sabi ng AFP, praktikalidad ang dahilan ng pagpapalit sa mga dating sundalo. Sa dinami-dami ng sundalo, kukunti lang ang quarters, kailangan magkabahay yung entitled na. So, nilinaw din ni Arevalo, hindi binabaliwala ng Navy ang naging sakripisyon ng mga dating tauhan nito. Pero hanggat wala rin ipapakitang dokumento ang mga taga-Camp Claudio hinggil sa umano'y pangako ng Pangulo, hindi lang sina Aling Lydia at Mang Vicente ang huling palalayasin sa kampo. So sa loob ng 5 taon, 10 taon, bago ka pa man lang magretiro sa serbisyo, dapat pinaghahandaan na natin yan. Upang sa ganon, hindi na tayo maging problema sa pagdating ng pagre-retiro na tayo makikipag-agawan. Masakit talaga, hindi naman sa kanila lang masakit yun maging sa amin. Ito ang simpleng realidad sa buhay natin, mapasibilyan man o mga dating sundalo na sinusuong ngayon ang pinakamalaking gera sa buhay nila, ang wag mapabilang sa listahan ng mga squatter dito sa Metro Manila. Mga tao muna dito ang unahin nila. Hindi yung sa labas, kundi itong mga taong nandito, siya muna ang unahin nila na bigyan ng ganong karapatan. Sa status ko na yan, hindi rin naman yan desisyon ng korte. Status ko ay wag lamang gibain yung mga bahay, wag ipagpatuloy or wag munang umpisahan ang paggiba. Ang dulo niyan, didinggin din ng korte yan kung sinong mas may higit na karapatan. Yun bang kasalukuyang nakatira o yung mas maraming taong nangangailangan din ng bahay na kailangan din magkaroon ng tirahan. Sa huli, para sa mga katulad ni Mang Vicente, ang pinakamasakit na tama ay hindi yung bala, kundi yung punog ng maso at mga binabaklas na yero, gawa ng mga kapatid mo sa uniforme at gobyerno na pinaglaban nila ng patayan. Harold Kabatbat ko, dokumentado. 2-1, static to the sound of you and I, undone for the last.
last time.